5 pinakadelikadong extinct na hayop na nabuhay sa mundo. Ang mga hayop ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng kulay ang ating mundo. Pero sa katunayan, ang lahat ng mga hayop na nakikita mo ngayon ay mga survivor. Sila ang mga nakaligtas sa mapait na kapalaran na sinapit ng mga sinaunang hayop na dating nangibabaw sa mundo. Sa loob ng halos 5 billion years ay halos 5 milyong mga hayop na ang nag-extinct o hindi na umiral. Pero bakit? Nagkandamatay kasi sila sa iba't ibang trahedya gaya ng pagsabog ng mga bulkan, pagbagsak ng mga asteroid at iba pa. Pero ang tanong, ano nga ba ang mga pinakadelikadong hayop na nag-extinct na? Yan ang ating aalamin. Panoorin dito lamang sa ating munting YouTube channel, Tito Noobs Vlog. Number 5, Terror Birds. Ang terror birds ay isang tawag para sa malalaking uri ng mga ibon na hindi nakakalipad o flightless birds na namuhay noong prehistoric era, partikular na sa mga kontinenteng South America. Sila ay kilala sa malalaking sukat na humahaba ng hanggang 3 meters o higit pa, depende sa uri. Malalakas na katawan at mahahabang magbinti na nakakatulong sa kanila na makatayo ng mataas at makakilos ng mabilis. Bukod pa, ang pangunahin nilang katangian ay ang nagtutulisang mga tuka na ginagamit nila para makakain ng mga biktima nito. Ang kanilang tuka ay napakatigas na kayang bumutas ng bungo ng hayop. Karaniwan nilang kinakain ay mga mammals, ibang klase mga reptiles at iba pang mga hayop. Number 4, Gigantopithecus. Ito ay isang prehistoric na uri ng hominins na nagmula sa apelyidong Hominidae. Ito ay kilala sa pagiging isa sa pinakamalaking hominins na namuhay sa mundo. Napakalaki nila at talaga namang sila ay nakilala sa kasaysayan ng mundo. Ang kanilang mga bungo ay umaabot ng 91 cm at kanilang mga katawan naman ay makakapal at malalaki. Base nga sa mga ebidensya, sa kanilang footage ang katunayang tumira sila sa tropical na gubat ng Asia, partikular na sa lugar ng China, India at Vietnam. Sila'y tumira sa mga lugar na sagana sa mga halaman. Ang kanilang mga fossils ay natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Asia. Number 3, Megalodon. Ito ay isang uri ng prehistoric na uri ng pating na namuhay mga 3 billion taon na ang nakakalipas. Ito ay bantog sa pagiging isa sa pinakamalaking predator na nabuhay sa karagatan. Humahaba sila ng halos 15 meters. Ang kanilang mga ngipin na naglalakihan na kayang lumulon ng dambuhalang mga hayop tulad ng mga balyena at malalaking isda. Bukod pa, namuhay sila sa mainit na karagatan sa buong mundo. Pinapakita ng mga ebidensya mula sa fossils nila, ang mga Megalodon talaga ay naging bahagi ng karagatan. Nag-extinct sila milyong-milyong taon na ang nakaraan. Ang mga dahilan ng kanilang mga extinct ay maaring sa pagbabago ng kalikasan, pagkawala ng mga pagkain o iba pang ecological na factors. Ang labi ng mga Megalodon ay nakita sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagbigay nga ito ng daan sa mga siyentipiko na mas lubos na maunawaan ang kanilang anyo at kaugalian. Number 2, Smilodon. Ang Smilodon ay mas kilala bilang saber-tooth tiger, isang uri ng prehistoric na pusa at nabuhay sila noong panahon ng Pleistocene era. Ito ay isa sa pinakakilalang hayop ng prehistory dahil sa kanyang nakakatakot na mga ngipin. Ang kanyang malalapad na mga ngipin ay kilala sa tawag na sabers ay talaga namang napakatatalas. Maaaring humaba ito ng hanggang 30 cm. Ginagamit nila ang mga ngipin na ito para mang-ambos at pumatay ng kanilang mga prey. Itinuturing na carnivore o kumakain ng karne ang mga Smilodon. Ang kanilang madalas kainin ay malalaking hayop tulad ng mga unggoy, baka at iba pang mga prehistoric na mga kauri niya. Ganun pa man, ang Smilodon ay nag-extinct na. Ito'y dahil malamang sa pagbabago ng kalikasan at ng kanilang natural na habitat. Dagdag na rin, malamang nawala sila dahil nawala na rin ang mga malalaking hayop na kinakain nila. Pero sa katunayan, hindi pa lubos maunawaan ang dahilan ng kanilang pagkaubos. Mayroong mga ebidensya
na sila'y namatay sa huling bahagi ng Pleistocene era, mga 10,000 years ago na ang nakakalipas. Unang tuklas ng mga labi ng mga Ismilodon ay nakita sa ilang bahagi ng North America. Number 1, Teratornis. Ito ay isang extinct na uri ng malalaking ibon na kasapi sa pamilyang Teratornithidae. Sila ay kilala sa kanilang mga malalaking sukat at makakapal na tuka. Sila ay mga predatory bird na makikita sa North America noong Pleistocene era. Nag-extinct sila mga 10,000 years ago na ang nakakaraan. Bukod pa, sila rin ay isa sa pinakamalaking uri ng predatory bird na lumipad sa Pleistocene North America. Ang mga ito ay may malalapad na pakpak na maaring umabot sa mahigit 3 metro. Ang kanilang malalaking pakpak ay benepisyo nga para makalipad ng malalayong distansya para makahanap ng pagkain sa malawak na lugar. Bukod pa, meron din silang makakapal na paa para makatulong sa kanila para makahanap at makakuha ng kanilang mga prey. Pero bakit nga ba sila nawala? Tulad ng karamihan sa malalaking hayop noong Pleistocene era, ang mga Teratornis ay libu-libong taon nang nag-extinct. Ang dahilan ng kanilang pag-extinct ay hindi palubos maunawaan. Pero sabi ng iba, baka may kaugnayan nga ito sa mga pagbabago ng kalikasan. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, maraming salamat sa panonood.